mga kabuting-ting! Happy Monday sa ating lahat, mga kabuting-ting! At welcome back sa ating munting channel. At andito tayo ngayon sa Barangay San Pedro. Tama ba, Tay? Tama? Oh. Itong washing na to, mga kabuting-ting, napaka-basic lang to gagawin. At binalaad ko to kasi may nag-request sa akin at nag-comment doon na ang problema niya, pag i-drain niya, ayaw mag-drain. Itong gagawin ko ngayon, mga kabuting-ting, ang problema naman nito ay hindi siya makapundo ng tubig. May nag-comment doon na paano ang gagawin kung bakit ayaw mag-drain. Kasi yung kable niya daw, baka nawala lang sa tamang posisyon. At mayroon itong sikreto, itong sharp na to. At para sa'yo itong iba-vlog ko, nakalimutan ko lang yung sino yung nag-comment. So yan, mga kabuting-ting, bali tirahin na natin ito. Itong brand na to, sharp to, mga kabuting-ting, ha. So yan, mga kabuting-ting, una lang gawin natin ito ay tanggalin lang natin yung dalawang tornilyo. At sa nag-request sa akin na to, doon sa comment section, ito boss, para sa iyo ito. Patulad nito, mga kabuting-ting, yung problema nitong yung siya nag-comment, para sa iyo talaga to. Yan, papakita ko lang sa inyo kasi mayroon tong sikreto. Katulad nito, mga kabuting-ting, wala sa tamang posisyon tong kable na to, yan. Para sa drain yan, ito yon. At kung i-switch natin yung pinaka-drain niya, titingnan natin at isi-switch ko lang dito kung aangat ba. Yan, bali hindi siya umangat. Yan, kung nakikita nyo, hindi siya umangat. So, ang sikreto lang yan, mga kabuting-ting, ay dito. Itong kable na to, mga kabuting-ting, ilagay lang natin dito. Kung nakikita nyo, may butas. Yan, nasa kamay ko. Yan, Bali ito, igaganyan lang natin ito. Pasok lang natin. Yan, yan yung tamang posisyon nito, mga kabuting-ting, kaya para mag-drain siya. Yan, Kasi nawala na sa tama sa posisyon tong ano niya, ma'am, yung kable na to. Pero hindi lang yan ang problema sa inyo, mayroon pa. Yan, mga kabuting-ting, ha. Pag basta sharp lang, pag mga ganitong style, mga kabuting-ting, ganitong model. Yan, tandaan nyo, mga kabuting-ting, pag itong model, pag i-drain natin na hindi siya mag-drain, dito lang ang problema niyan. Yan, tandaan nyo na lang, mayroon nito 7.5, mayroong 8.5, mayroong 8 kilograms, mayroong 10 kilograms, o ano pa man yan. Basta ganitong, mga kabuting-ting, ganitong, model. So, yan lang, at ito lang ang problema nun pag hindi, pag wala to sa tamang posisyon, ayan, dapat dito talaga yan nakalagay. Kasi pag dito yan, yung kanina, nakalaylay lang siya, hindi talaga to tataas. Yan, papakita ko sa inyo at i-drain ko lang dito. Yan, kung nakikita nyo, mga kabuting-ting, umangat na siya. At kanina yan ay hindi yan siya umangat. So ngayon na ito, mga kabuting-ting, ang problema naman nito ay mayroon pa. Yung hindi sila makapundo ng tubig nito. So ang gagawin lang natin, bubuksan lang natin ito, mga kabuting-ting. Kung nakikita nyo, mga kabuting-ting, nasa pinakadulo na yung paglagay sa butas sa hook. Mamaya ilalagay lang natin yan dito sa pangalawa sa pinakataas. Yan, kung nakikita nyo, dito natin lalagay yan, yan sa kuko ko. So tingnan lang natin ito, mga kabuting-ting. At kung nakikita nyo, mga kabuting-ting, yung spring nya napaka-iksi na. Pag maiksi na yan, mga kabuting-ting, hindi na talaga yan makatulak sa... Hindi na yan siya makatulak sa ito, rubber, sa drain rubber. At napakaraming tawag niyan, langgam na kulay black. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo makakapundo ng tubig, tingnan natin dito, yan, kung nakikita nyo, napakadumi. So linisan lang natin yan, mga kabuting-ting. So yan, mga kabuting-ting, bali yan, bali nilinis na natin yan. Kung nakikita nyo, mayroon pa rin siyang konti, pero okay na yan, mga kabuting-ting. So ngayon, dito tayo sa spring, kung paano ang gawin nito para humaba at para magamit pa rin ito, dahil ito umiksi lang at hindi siya sira. So ang gagawin lang natin dyan, mga kabuting-ting, twist lang natin yan at para humaba.
twist lang natin saka natin hilahin. Kasi kung hihilahin natin yan na hindi natin iti-twist, lalaki itong spring at hindi na magkasya dito sa rubber. So yan ang gagawin lang natin, titwist pa natin at para humaba, para malakas siya tumulak sa drain rubber. Yan mga kabutingting, so okay na siguro yan mga kabutingting. Kung nakikita nyo ibang iba kanina, napaka-iksi, so ngayon mahaba na, so try natin kung makapundo na ba sila ng tubig. Kasi ang problema lang nila nito mga kabutingting ay hindi sila makapundo ng tubig. So ngayon balik na natin, nakapasok na sa drain rubber yung spring, so balik na natin ito mga kabutingting. At ito mga kabutingting, malakas na talaga itong tumulak dahil yung spring ko nakikita nyo napakahaba na nun. So gaya nga ng sinabi ko, itong hook na to, papasok lang natin sa pangalawa sa nasa taas. So yan, nakapasok na. So balik lang natin ito. So yan, okay na siguro yan mga kabutingting. At kung napansin nyo, lumaylay na naman itong lumaylay na naman itong pinaka tawag niyan, kabli niya. Ito natin ilagay ulit yan sa tinuro ko kanina, kasi pag mga ganyan, nawala sa tamang posisyon tong yung pinaka kabli. So ilagay lang natin yan dito sa ilalim. Yan, bali ilagay lang natin dito. Yan, kung nakikita nyo. So yan, yan ang tamang posisyon niya para pag i-drain yung switch doon sa taas, tataas to. So ngayon, i-drain ko lang mga kabutingting at kung aangat ba siya. Ito, kung aangat ba. So yan, kung nakikita nyo ay umaangat. So okay na siguro yan. So ngayon, try na natin tayo na lagyan ng tubig at para matesting natin kung makapundo na ba siya ng tubig. So yan, bali lalagyan lang ng may-ari ng tubig mga kabutingting. So yan, mayroon ng tubig at tignan natin dito sa hose kung may tagas pa ba. So yan mga kabutingting, siguro okay na yan at wala na siyang tagas. Eh, kasi kanina yan mga kabutingting, dahil hindi ko nga lang binidyo, talagang napakalakas ng tagas niyan. Kasi ang problema nitong may-ari, yung tubig daw dito sa tub, pumupunta daw dito. So yun lang ang nagiging problema. So okay na natay. Sige, kuha na ko ng mandar ba? Mandar. Gusto ng may-ari, tatry daw, baka ayaw nang umandar tong washing nila. At tama naman si tatay para hindi tayo mapagbintangan. Baka mamaya, hindi na umandar yan, ako yung huliing nagbulatlat o nagkalkal, baka mamaya hindi na umandar, mapagbintangan, at sakto lang na itatry natin para makikita nyo kung okay ba siya. Yan mga kabutingting, umandar siya yung washing. So dito naman tayo sa speed kung gagana pa siya, dahil kanina yan mga kabutingting, okay yan siya, so itatry pa rin natin. Yan, okay yan mga kabutingting, wala siya naging problema. Dahil gusto nang mayari na itatry daw, baka mamaya hindi na umandar. Tama naman si tatay, baka mapagbintangan pa ako. So ngayon mga kabutingting, okay na siguro yan. Takpan ko na yung mga kabutingting. So yan mga kabutingting, bali nilalagyan pa ng tubig. Kasi papakita natin sa mayari kung pupunta ba yung tubig dito sa dryer. Pero okay na ni tay. Okay na, tadhana naman na siya. So yan mga kabutingting, yan. Kung anong level nitong tubig sa wash tub mga kabutingting, ganun din yan dito sa spin dryer kung pupunta pa yung tubig sa dryer. Ayan, bali silipin lang natin mga kabutingting kung mayroon pa ba. Yan, wala na. At yung hose niyan mga kabutingting ay nakataas. Kaya lang yan siya pupunta ang tubig dito sa spin dryer pag itataas yung hose. Kasi bawal talaga yan, itaas itong hose na to mga kabutingting pag nag-dryer tayo or pag naglaba tayo. Kasi kawawa ang motor ng dryer pag may leak na yung nasa
bilo or yung bilo niya pag mayroon na siyang punit, kawawa yung motor sa dryer. So bawal talaga dapat ito itaas. Ganun pa man, Tatay, okay na ba? Okay na. Pinagpawisan si Tatay. Oh, okay. At ganun pa man mga kabutingting, kailangan talaga itataas yan pagka walang manggagawa o hindi alam kung paano gawin. Itataas talaga yan para makapundo yung tubig dito sa washtub. Kasi kung hindi nila ito itataas, hindi rin sila makakapagpundo ng tubig sa washing. At kasi tatagas at tatagas yan dadaan sa hose. So yun lang yun mga kabutingting. So yan mga kabutingting, bali okay na yung ano nila, problema nila. Ano nga pala pangalan nila, Tay? Takloy. So yan mga kabutingting, napaka basic lang, pero pag hindi natin alam, wala talaga tayong magagawa. Napaka liit lang na problema. So yan mga kabutingting, kung mayroon tayong natutunan sa video ito, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para mabigyan tayo ng notification o ma-notify tayo pag mayroon tayong mga bagong i-upload na video. So yan mga kabutingting, laging nag-iiwan sa inyo, nang ingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat.